Mga kapatid, iba't iba ang flavors. Samut-sari ang hugis. Kahit na anong okasyon, nandyan ang paborito nating dessert na cakes. Pero paano nga ba nagsimula ang pagkahilig natin sa matamis at katakam-takam na panghimagas na ito? Ayon po sa mga food historian, nagsimula ang cake kasunod ng imbensyon ng mga tinapay around 10,000 BC sa Egypt. Pero iyong pinakamalapit sa itsura ng cake na kinakain natin ngayon, lumabas na lang noong 17th century hanggang 18th century sa Europe. Sumunod na siglo, saka naman lumitaw iyong mga tinatawag nating Christmas cakes na hinahain tuwing Pasko. Traditional fruit cake lang naman ito na punong-puno ng iba't ibang prutas sa moist na base nito. Bukod dyan, marami pang klase ng cake ang naimbento. Depende na lang po sa panlasa ng kakain. Sa Pilipinas nga, tatlo ang pinakaumangat na uri ng cake sa most popular cakes in the world ng Taste Atlas. Isa na riyan ang kutsinta na classic Pinoy delicacy na gawa sa glutinous rice flour at asukal. Pasok din po dyan ang flaky Pinoy dessert na Sans Rival na impluensya sa atin ng mga French around 1920s. At syempre, ang all-time Pasko favorite panghimagas na bibingka. Hit na hit ito dahil sa lasa nitong pinaghalong tamis at linamnam. Sa dami ng paraan at uri ng paggawa sa mga dessert na ito, tunay ngang kahit na anong okasyon, en grande man o sadyang pang-solong food trip lang, basta pasok sa budget, meron at merong cake para sa'yo. Ang pagkakadevelop ng mga panghimagas na ito, patunay sa ating laging paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. Cake o cake! Mga kapatid, ito po ang inyong K-alaman queen, Kalad Garen. Always remember na ang K-alaman ay K-yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K? Okay.